Magandang araw po mga trader. Dito na naman po ako, Tishan J.S. Sena, isang 17 years old na stock and crypto trader. Nagbabahagi ako ng mga analysis, tutorials about trading and investing. At sa video naman na ito, Axie Infinity naman ang bibigyan natin ng analysis. So bakit ba ganito yung kanyang price action? So alamin natin lahat yan kung good to buy ba o hindi. So, ngayon pa lang, nakikita natin yan. So, yan. Sisimulan natin guys sa support and resistance. Sa ngayon kasi sa nakikita natin, ang Axie Infinity, itong mismong chart na to ang Axie Infinity, range trade siya. So, dati from the past few months, siguro mga sabihin natin 3 months, 2 to 3 months, hindi siya ganito. Kasi ayan nga, pataas. Uptrend siya, pero natigil simula nung August 11, 2021. So simula nung August 11, July, August, September, mga isang buwan siyang nandiyan. So ibig sabihin nagre-range trade. Kung makikita natin, pwede mo itong sakyan siguro masasabi natin na for ano muna to, for day trading or for short term, kasi kung may mga buyer dito kabibili dapat dito sa support, pero kasi kung diyan kabibili agad at tignan natin yung possible risk reward ratio, kasi makikita naman diyan eh. So ayan, tingnan natin para accurate. Ayan, tama natin sa price. Kung diyan ka bibili ngayon, ayan lang yung pwede mong kitain sa range na yan. Kasi nandyan yung support and resistance eh. And nasa baba, say assumingly, nasa baba yung support. So kung makikita natin yung risk-reward ratio, parang kumbaga 1:1 lang. Ito 11% yung pwede mong matalo kapag bumili ka dito sa gitna. As of the moment, kapag bumili ka, pwede kang matalo ng 11%. And by the way pala, kaya pala ganyan yung chart, is 1 hour time frame to. Pero kung ilalagay natin sa 1 day, is may iba yung kanyang charting setup. And ngayon, kapag ka-dinitrade mo nga to, is 11% pwede kang mag-loss. Kasi kung bababa pa siya dyan. Kasi ito yung support natin eh. Andito yung demand of buying. At kapag ka naman bumili ka dito at tumaas siya, pwede kang mag-profit ng 12%. So, parang 1:1 lang yung risk-reward ratio. Ibig sabihin, lugi ka pa dun sa tinaya mong pera. Halimbawa, let's say, 10,000. Mananalo ka lang ng, let's say, 1.2K or 1,200. At pwede kang matalo ng 1:1. So, parang ganun. Ang gusto natin risk-reward ratio, yung man lang makabili ka sa support, maibenta mo sa resistance. Kasi pagka dito ka sa gitna bibili, parang yun nga, masyado pang maaga. And paano naman natin yan titingnan pag long term? Kung long term kasi yan guys, medyo sideways pa kahit sabihin natin yung mga MAs niya, pa-uptrend, yan, kahit pwede natin sabihin na pwedeng umabot dito, hindi rin magtatagal. Kasi nga, ayun, ang daming resistance. Every time na umaangat siyang ganyan, may pumipigil, bumababa ulit. Malakas yung selling pressure dito sa range na yan. Dagdagan natin ng another range. Yan, sa range na yan, malakas ang mga selling pressure. Ayan o, kung sasama pa natin to. Ayan, kapag ka umaabot na dyan, ibig sabihin, time to sell. Kahit hindi na umabot sa taas. Diba, kung makabili ka man sa baba, kasi malakas yung selling pressure dyan. So yan, makikita natin. Pero kung nasa one day time frame tayo, yan malinaw na guys ha, sa short term perspective kung i-day trade mo to. Pero kung sa one day time frame naman tayo magbabase, which is for medium term, talagang uptrend siya kung sa one day natin titignan. Uptrend yung one day, sorry, yung 20 day pala, uptrend, ayan, nasa below pa, and yung 50 MA natin, uptrend pa rin. Yung 100 MA is super uptrend pa rin.
So kadalasan kapag ka gusto niyo makita talaga yung super super long term na trend, 200 MA ang ilagay niyo imbis na 100. So mas matagal kasi yon and mas kumbaga mas accurate for long term. And yan naman makikita natin kahit na sideways siyang ganyan dito na halos sabihin na natin yan nga August 11 to up to present of September 4 halos isang buwan na siyang ganyan, no? May pag-asa pa rin tong tumaas kasi nga boom na boom pa rin ng Axie Infinity ngayon. As you can see naman sa fundamentals niya, maraming nagkaka-interest. Good reputation pa naman. Wala pa naman, kumbaga, yung credibility nandun pa rin. And yung strong fundamentals nandun pa rin naman. Kaya nga, hindi naman nangangato ng ganyan kung walang fundamentals eh. Kasi, makikita nyo yung pagkakaiba ng pag-angat ng hype. And yung pagkakaiba ng strong fundamentals. Ang hype, tataas siyang ganyan, tapos bababa din. Mag-stay siya sa low range. And kapag ka naman strong fundamental, tataas siyang ganyan, hindi bababa ng sobrang lalim. Ibig sabihin, magre-retrace lang, pero mag-i-stay pa rin siya sa range. Tapos, mag-breakout na naman, i-stay sa range, then mag-breakout na naman. So, ayun yung inaasahan natin na mangyayari sa chart ng Axie Infinity. Basta, ma-breakout niya lang itong mga price levels na to. So, lagyan natin ng shade dyan. Ayan yung mga price level na kailangan. Kumbaga, for long term or medium term, ito yung kailangan niyang ma-break para nang sa gayon, patuloy na siyang umangat for momentum. So, button na naman ito for momentum. So, ayan. Clearly. And sa when it comes to ano naman, when it comes to RSI, so RSI 60 which is mataas din. So, sa nakaraang vlog ko, napaliwanag ko na hindi porket mataas yung RSI, eh, pangit na agad bilhin. Ibig sabihin lang nun, mas tumataas yung buying pressure, no? And yung demand sa particular na coin na ito. So, ganun po yun. And ngayon, undecided pa yung market kung makikita nyo sa price action, sa candlestick, medyo hindi pa gaanong tumataas kasi nga, nandun pa rin yung selling pressure, eh. Pagka nasa resistance siya, nandun yung selling pressure. So, lagi nyo tatandaan na pwedeng mag-range siya dito. Ito yung main resistance niya na tinitignan natin. And ito naman yung kung saan tayo pwedeng bumili. So, ayan. Kapag ka bumaba dyan, yeah, good to pay pa rin naman kasi nga as I have said, good fundamentals pa rin naman ito. Good reputation pa naman itong Axie Infinity na kumbaga na crypto company. So yun guys, kasi umaabot din kasi sa week eh. Nandiyan yung range niya. So kung makikita niyo, mapapansin niyo, maliliit or hindi siya malaki masyado yung galaw kasi nga undecided yung market niyan. Medyo sideways. So, yan yung inaabangan nating galaw ng Axie Infinity na kumbaga na crypto. So, yan. Aralin nyo din guys pala yung fundamental analysis netong Axie Infinity. Huwag lang kayo sa chart bumase. Siyempre, makakatulong pa rin yung pagre-research nyo sa mismong coin. Diba? Makakatulong pa rin yun sa, kunwari, nag-i-invest kayo, ayon yung pabayaan yung pera nyo, kumbaga pag-aralan nyo pa din. Ayan o. So, makakatulong lahat yan, lahat ng factors. So, search nyo lang fundamentals, lalabas yung mga good news, good projections, no? And yun. Ayun yung naabangan natin. Kung magre-range trade siya, huwag nyo muna bilhin. Kung day trader kayo, huwag nyo muna bilhin. Pero kung long term, actually good to buy naman siya, uptrend pa rin. So maraming salamat guys sa panonood. Sana nakatulong ako sa inyo. At i-comment nyo lang yung mga gusto nyong coin. At kung may mga katanungan kayo, itanong nyo lang ng itanong dyan sa baba. At sasagutin natin yan. Pag-usapan natin. At yun lamang ulit. At ako pong muli si Christian J. Azucena. Ako nga po lang muli si Christian J. Azucena at gumagawa ako ng mga trading videos.